makaawa siyang humingi ng tawad sa iyo at makipagbalikan na ito sa inyo at sobra-sobra kanyang susuyuin. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito, isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment sa aking mga video dito sa loob ng aking channel, mag-iingat po ang lahat sa mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa WhatsApp upang makaiwas po tayo sa mga scam. Ngayon po, kung gusto ninyo na magmamakaawa at susuyuin kayo ng husto ng inyong dating karelasyon o inyong karelasyon sa ngayon na gusto ninyong humingi ng tawad sa inyo kung ito ay nagkakasala. Gawin ninyo ito upang siya ay agad-agad at sobra-sobra ang paghingi ng tawad nito sa inyo at sobra-sobra siyang magmamakaawa sa inyo. Ito ay pwedeng gawin sa parehas ang kasarian. Babae to babae and lalaki to lalaki. Siyempre naman sa itong babae at lalaki na mag-ex o mag-partner sa ngayon na nagkakasala sa inyong relasyon. Ngayon po, pwedeng-pwede itong gawin kahit na kayo ay magkalayo at magkalapit sa isa't isa. And pwede rin itong gawin sa mga taong nagkakasala talaga sa inyo kahit hindi ninyo karelasyon. Halimbawa, ito ay inyong kaibigan o kamag-anak o kaya'y kapatid o kakilala. So ngayon po, ang mga bagay na ating dapat ihanda sa paggawa ng ritual na ito, kailangan lamang natin dito ng isang maliit na papel. Siyempre, kailangan natin dito ng panulat and kailangan din natin dito ng posporo. So, ito po ang ating dapat ihanda sa paggawa ng ritual na ito. Ngayon, kapag ready na ang mga bagay na dapat nating ihanda sa paggawa ng ritual, ang isunod mo pong i-ready is ang inyong sarili. Kailangan na wala kang mga iniisip na mga problema kung gagawa kayo ng isang ritual. Dapat po, clear po ang inyong isipan at kailangan na walang gumugulo sa inyong isip at buo po ang inyong paniniwala kung gagawa kayo ng isang ritual. And syempre, kailangan din natin dito ang taos-puso mong paggawa. Ngayon, kapag ready ka na, ay pwedeng-pwede mo na itong simulan ang paggawa ng ritual na ito. Ang gagawin mo lamang dito ay napakadali at napakasimple lamang. Isulat nyo lamang dito sa papel ng tatlong ulit ang pangalan at apelyido ng inyong target. Ito lamang ang inyong isulat. Pangalan at apelyido ni target. Ngayon, kung naisulat nyo na ang pangalan at apelyido ni target ng tatlong ulit, ang gagawin nyo lamang dito ay lagyan ito ng inyong laway. Kumbaga, ang pangalan at apelyido ni target, pahiran ninyo ito ng sarili ninyong laway. Lawayan nyo po ito, ipahid lamang ng pagganon. So, kapag napahiran mo na ito ng laway, ang papel na ito, paulit-ulit mong sasabihin ng 21 times ang ating magic word. So, dito po ay magic words lamang ang ating babanggitin at hindi na kailangan ang pangalan niya at apelyido dahil ito po ay naisulat na natin sa papel. So, titigan at hawakan mo lamang itong papel na ito at sabihin ninyo ng paulit-ulit ang magmamakaawa ka na humingi ng tawad sa akin at makipagbalikan ka sa akin. Pangalan, magmamakaawa ka na humingi ng tawad sa akin at makipagbalikan ka sa akin o magsisi ka sa iyong mga ginawa. Yun lamang ang gusto or pwede ninyo sabihin at hindi nyo na po babanggitin ang kanyang pangalan kundi ang magic words lamang. Sa magic words po, ito po ay pwede ninyong dagdagan kung
Kung para sa inyo, ito ay mas maganda na idagdag ninyo or mas maganda na sasabihin ninyo, pwedeng-pwede po. Wala po problema kung ito ay inyo babanggitin. Ngayon po, kapag naibanggit ninyo or nasabi nyo na ng 21 times na paulit-ulit ang kanyang or ang ating magic words, ito ay sunugin ninyo ang papel gamit ang posporo. Sunugin ninyo ang papel na ito gamit ang posporo. At ang abo nito ay inyong isalo. Isalo ninyo sa isang mangkok. At yung abo nito, kapag na lumamig na, kumuha kayo ng isa pang papel at ilagay doon sa papel ang abo ng papel na ito na inyong sinunog at ilagay ito sa ilalim ng inyong unan. Ilagay nyo po ito sa ilalim ng inyong unan kapag ito ay nasunog nyo na ang papel na ito. Ang abo nito ilagay po sa papel at ilagay sa ilalim ng unan. Ngayon po, kapag nailagay nyo na ito sa ilalim ng inyong unan, hampasin ng 3 ulit lamang ang inyong unan at sambitin lamang din ng 3 ulit ang kanyang pangalan at apelyido. At hayaan nyo na ito ay gumana, hayaan nyo na maramdaman ng inyong target ang inyong ginawa, na siya mismo ang lalapit sa inyo, siya mismo ang tatawag sa iyo na makipagbalikan o magmamakaawa ito sa inyo na humingi ng tawad kung ito ay nagkakasala. Kailan ito pwedeng gawin? Gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday. And pwedeng-pwede sa ibang araw kung nakikita ninyo na may sinag ang buwan at malakas po ang inyong energy. So ngayon po, sa lahat po ng mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lamang sa baba para ma-shoutout ko kayo sa next video. And sa mga gustong magtanong, mag-comment lang din po sa baba para ma-replyan ko din po kayo. Salamat po sa inyo. Bye-bye everyone. God bless us.